sinungaling talaga ng China. Naalala nyo ba yung survey ship na napadpad sa Philippine Rice? Sinabi noong nakaraan ng Chinese Foreign Ministry na naligaw lang ang kanilang barko at hindi nila pinag-aaralan ang ilalim ng ating karagatan. Pero napag-alaman na ang tunay nitong pinaggagawa. Totoo pala talaga na pinag-aaralan nila ang ilalim ng Philippine Rice. At purong kasinungalingan lang ang depensa ng Chinese Foreign Ministry. Base kasi sa pag-aaral ng De La Salle University, sira-sira na at tila pinag-aralan ng China ang ilalim nito. Talagang wala nang lumalabas na totoo sa bibig nitong si Chinese spokesperson Mao Ning. Beyond our concern, hindi po talaga natin issue, may kalapatan din naman ho sila mag-conduct ng right of innocent passage. Pero ang tinitignan ko ho, kung bakit po sila nag-conduct po ng survey sa area na yan. Mas lalo tuloy na babahala ang Pilipinas sa pag-aaral na ginawa ng China. Pinaghihinalaan pa na para raw sa digmaan ang pakay nila rito. Yes, for war purposes ang ginawa ng survey ship ng China. Tila paghahanda raw to sa giyera ng posibleng pananakop ng China sa Taiwan. Tinitignan pa kung konektado ito sa posibleng pananakop ng China sa Batanes. Napakatalino kasi talaga ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Kaya pala nakatutok ang Defense Department sa pagpapalakas ng depensa sa Batanes dahil ito ang unang sasalakayin ng pag-atake ng People's Liberation Army China pag nagkataon. Alam naman ho natin na impresado ho ngayon ng China, mainito ang China, lalo na ho sa larangan ng issue ng Taiwan. Maaring minamap po nila yung karagatan ho dyan, just in case ho, magkakaroon ho ng gulo in the future between China and Taiwan at papasok ho of course ang Amerika dyan. Dalawa ho yan eh, no? It could be purely scientific, but the scientific data could also be used for naval warfare operation. Specifically, lalo sa larangan ho ng operation ho ng mga submarine. Ang buong akala ng Pilipinas sa West Philippine Sea magsisimulang umatake ang China. Pero mukhang sa Philippine Rice pala. Buti na lang at may military exercises na gaganapin sa Batanes. Dito inaasahang magpapalakas to ng first line of defense ng Pilipinas pag nagkagera. May we confirm, sir, if yung Batanes po will be one of the sites of the upcoming Balikatan? Yes, Batanes is one of the locations that we are considering in the execution of Balikatan. Sir, follow-up dun sa Batanes, sir. May kinalaman dito sa recent issue with Taiwan? We are not focused on Taiwan because the exercise is not happening in Taiwan. The exercise is happening within our territorial waters and our territories. So, it is natural for us to exercise in those areas. Kasi if it's part of Philippine territory, it's where we wave our flag, these are the areas where we defend. Buti na lang rin at tinitigil na ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa China. Kahit kasi makipag-usap tayo sa kanila, wala rin saysay ang lahat ng to dahil napakasinungaling talaga nila. Imbis tuloy nakatutok tayo sa West Philippine Sea, may deployment na rin tayo ng Philippine Navy warship sa Philippine Rice. Talagang kulang na ang ating pwera sa pag nagkagera. Po sa National Security Council, nababahala kami dito sa naging pagpasok di umano ng dalawang Chinese maritime research vessels because as declared clearly by the UN Commission on the Limits of the Exclusive on the Continental Shelf, tayo lang, the Philippines is the only country that has rights over that area. At kung meron mang mga maritime or marine research vessels, wala silang karapatang mag-research doon, gumawa ng anumang exploration without the express consent of the Philippine government. And in this case, itong dalawang marine research vessels na ito ay hindi po humingi ng pahintulot mula sa conducting marine research in that area. That is an illegal act. No, on the part of these two ships. Tama nga si Defense Secretary Gibo Chodoro, puro pagmamakaawa ang China sa usapan. Pero pasimple na pala itong ninanakop ang ating teritoryo. Kayo, dapat ba talagang permanenteng ignore na natin ang China? I-komento sa baba ang iyong sa